Sa tingin ko, nirape muna ng mga suspect itong biktima bago nila patayin. Sir. Huwag muna kayo magpapalabas. Gusto ko silang kausapin lahat. Yes, sir! Yung bagong album mo. Walang balita sa'yo ah. Naghahanda ka ba para sa bagong album mo? Okay naman. Naghahanap pa kasi ako ngayon ng bagong studio para sa kanya. At saka gusto kong baguhin yung image niya. Para naman yung look siya. Ah. Napaka-sweet niyo naman. May mga pasabog ba kayo tulad ng ibang mag-partner? Okay. Gusto naming malaman. Grabe. Ilang buwan pa lang naman kami magkasama ni C eh. Maray. Sorry po sir. Sorry po. Ano ka ba? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Sandali lang!
kita. Mula nung nag-break kami. Visit ka? Huwag ka namang sinungaling! Tawagan mo siya sa phone mo! Tawagan mo! 2 months na kami hindi nag-uusap. Palandi siya, grabe! Ang landi-landi! Hello, Neng! Pabihira naman eh! Ayaw sagutin! Visit ka, Neng! Malandi! Tama na, Wendy! Tama na! Tumigil ka na, Wendy! Ano ba? Tama na! Ano ba? Ano ba nangyari kay Neng? May ninakaw siya doon kay ex. Ako pinagbibintangan. Tapos may pumunta sa akin. Tapos sinapakda lang ako. Binalaan nila ako. Kapag hindi ko doon nailabas si Neng, papatayin nila ako. Diyos ko po, papatayin nila ako. Diyos ko po, si... Ay, yung mga taon ni ex, nandiyan sila. Nasundan nila ako. Paano na yan? Dito ka lang. Ay, ay, teka lang. Saan ka pupunta si... Bumalik ka rito. Uy, ito na siguro. Teka, sigurado ka bang dyan? Oo, dyan nga, 408. Sige. Anong kailangan niya? Dadalawin ko na yung kapatid ko. Wala po yata dyan. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Nakalak po. Kailan kaya siya babalik? Hindi ko po alam. Sino po ba kayo? Sasabihin ko na lang pagbalik niya. Grabe. At sa inyo kanina. Uy! Eh, hindi. Ayos lang. Babalik na lang kami. Tara. Isang taong kilala-kilala natin. Ilang taon na rin natin siyang hinahanap. Siya ang naging dahan natin para mapasali tayo sa isang napakalaking corruption case. Kaya ako naman ito nasabi sa inyo ngayon. Hindi dahil hindi nyo alam, kundi para sabihing mahirap ang kaso ang hinaharap natin. Ang departamento natin na siyang may napakagandang pangalan na DSI ay dapat maging maingat sa lahat ng mga ginagawang assignment para naman bigyan tayo ng parangal sa ating mga special investigation. Wala akong pakialam kung anong tingin ng tao sa atin. Ang mahalaga sa akin, don't stop investigating. Huwag kayong titigil na mag-imbestiga. Tandaan niya. Lalong-lalo na huwag kayong titigil kung walang sapat na dahilan. Wala ba talaga babae doon sa nangyari krimen? Batay sa pag-iimbestiga? Wala talaga. Akala mo lang pala, babae. Kaya siguro ipinatigil mo ng operasyon yung bang dahilan mo, Garnot? Opo. Kahit na nakita ng buong team mo na wala talagang hostage, natahimik ka. Dahil ba wala ka namang ebidensya sa nakita mo?
dahil sa ginawa niya. Ipapasa ko ang kasong ito kay Panuwat para matuloy ang operasyon. Nagkakaintindihan ba tayo, Panuwat? Opo, sir. May gusto pa ba kayong malaman? Kung ganoon, magtrabaho na tayo. Sir, ito po yung kailangan niyo, pirman. Alis na din po ako, sir. Gabnot, sadali na. Pabihira ka naman. Nagulat ako sa ginawa po. Simula pa noon, maganda naman ang record mo eh. At sa lahat na mga staff, malaki tiwala ko sa iyo. Hindi ko maintindihan kung anong problema mo. Ang operasyon na to, malaki ang ginawang conflict dito sa opisina. Wala akong may sagot sa mga tinatanong nila sa akin. Naintindihan ko po. Ay. Oh, sige. Ayusin mo ang kasong ito para sa akin, ha? Hindi ito ordinary. Kinakailangan ng kasong yan ng espesyal na atensyon. Excuse me. Oh, Nietzsche, nandiyan ka pala. Hindi ko na siya ipakikilala. Nagkasama na kayo naman sa trabaho, hindi ba? Nakita mo na ba yung binigay kong dokumento? Opo, sir. Nakita mo ba yung taling yan? Yan tali sa katawan ng babaeng biktima. Parang sa monghe. Ayon sa balita, nasa mga 16 to 18 years old na yung naging biktima. Walang nakitang ebidensya para makilala siya. Sabi din sa balita, pinatay siya 2 to 3 days bago siya matagpuan. May iniisip ka ba? Wala naman. Kung nabubuhay lang sana yung kapatid ko, siguro kasi nitad niya yun. Hindi ko alam na meron ka palang kapatid. 10 taon siya nung nalunod siya. Sa harap ko. Pasensya ka na. Nag-iisa kayo. Chief, naniniwala ba kayo sa kaluluwa? Bakit? Kasi po, nung itinigil niyo yung operasyon natin, ang alam namin, hindi namin nakita yung nakita niyo eh. Pero Chief, totoo po talaga. Parang yung nakita niyo po nung nakaraan. Baka patay na po yun na gustong tumulong sa kaso natin. Hindi. Hindi ako naniniwala. Wala pa, pero may mga nakuha na akong sample. Kailangan i-analyze muna to sa lab. Galingan nyo ah. Itong kasong ito, pinakabrutal na kasong nakita ko dito sa lugar namin eh. Para kasangkot nga dito sa monasteryo. Sabi nga sa amin ako, Bander, hanapin namin yung killer. Sigurado akong may kasabot na monge dito. Ipaubayan mo sa akin yung kaso. Ako nang bahalang tumapos. Hindi na dapat magpatulong sa DSI. Sa tingin nyo, sino ang suspect? Matagal ang pag-iimbestiga. Pero kahit na, tabagal ka pa rin kesa sa akin. Hindi ka pamilyar. Hindi mo kilala mga tao dito.
Tama ka. Hindi ko kaya magtrabaho dito at ganun ka din naman. O ngayon, tatanungin kita, Inspector. Sige, ano yun? Nung bumagsak ang World Trade Center noong 9-11, kasalanan din ba ng mga Amerikano yon? Batay sa na-report sa amin, napag-alaman namin na wala namang taong nawala sa Chiang Mai o sa mga kalapitbahay nito noong nakaraang buwan. Siguro taga-ibang lugar yung biktima. Sa tingin nyo, issue pa din ba mga tao? Ang mga yung suspect dito, hindi niya inaalaga yung bangkay sa likod ng templo. Kasi makikita ng pulis. Okay. Sana sinunog na lang ng suspect yung bangkay. At kung mongi nga talaga ang pumatay doon, hindi niya gagamitin ang damit niya para itali sa biktima. Kasi magiging ebidensya sa mga pulis yun. Parang ang investigador ko pumilos, alam mo yun? Bakit? Takot kung may malaman ako tungkol sa'yo? Nililoko mo ako, ano? Sandali pa lang nagiging tayo, ah! Hindi kita niloloko. Tulad niya nasabi ko, wala na nga si Ning. Balita ko may umahunting na mafia sa kanya. Nanganganib siya, alam mo ba yun? Eh, ano naman? Break na kayong dalawa, di ba? Wala ka na dapat makialam sa kanya! Kaya baka nung pa siya niintindi! Tigilan mo nga ako, ha? Kaibigan ko pa rin siya. Ulila na siya. Wala na siyang kamag-anak. Pero ikaw, si, dapat mo siyang tulungan! Yun pa gusto mo sabihin sa akin, ha? Sa kotse nga tayo mag-usap. Yun yan, eh! Mahal mo pa nga si Ning, si! Okay! Tapos na tayo! Ayoko na! Ayoko na! Yung album nga pala! Kalimutan mo na rin yun! Teka! Huwag ka naman ganyan! Umalis ka dyan sa kotse ko! Huminahon ka nga! Alis dyan! Ray! Ray! Ano ba? Tigilan mo nga yan! Tigilan mo! Kotse ko, nakita mo ba? Guard! Nakita mo yung kotse ko? Doon nakapark! Yung pula po ba? Hindi, yung green na kotse ko! Di ba ginamit niyo po yun nung nakaraan ha? Matagal ko na pong hindi nakikita yung kotse niyo. Pula yung gamit niyo kahapon eh. Sa girlfriend ko, kalimutan mo na yun! Pula yung gamit ng kotse! Dapat nandiyan lang yung green! Dapat dyan lang nangyay nakapark eh! Nasaan na kayo nun? Ah sir, sigurado po ba kayo na hindi niyo po naiwan sa bar? Ano ba problema mo? Loko ka! Kotse ko yun eh! Ha? Paano kayo iwan? Bakit mo nga nakalimutan? Pasensya na po kayo sir, hindi ko po sinasadya eh! Pwisit! Pwisit! Yung kaliwang side ng ulo niya, pinalo ng kung ano, kaya may tama yung bungo niya. Ma-identify mo ba kung anong klaseng bagay? Hindi ako sigurado eh. Pero parang matulis na bagay. Parang hindi naman masyadong mabigat. Hindi metal eh. Tingnan mo, matindi ang tama niya. Siguro pinalo siya ng maraming beses mula sa harapan niya. Hindi mahirap alamin ang kaso niya. Mas mahirap alamin kung sino ang babaeng yan. At mas mahirap alamin kung sino pumatay sa kanya. Hello, Tongnor Police Station. Opo. Sige. Huwag ka mag-alala. Medyo matagal ang proseso ng kaso mo, pero sigurado kaming may babalik ang kotse mo. Salamat po. Thank you.
Para sa iyo lang ang tone na yan, Ning. Tingnan mo to. Nabulok na yung sugat niya. Hindi yon. Ayon sa investigasyon ko, merong tattoo yung balat. Dahil sa moisture at higpit ng pagkakatali, kaya dumikit yung tattoo sa tali. Pero hindi ko ma-figure out kung ano to. Kung anong nakalagay. Medyo matatagal ang makita ang resulta dahil yung ibang part ng tattoo hindi maintindihan. Ang mahirap pa dito, medyo nabulok na yung laman. Nabulok na din yung tali. Kaya mahirap na i-decode. Puro kayo mahirap pa! Huminahon ka lang, Garnond. Bigyan na lang natin sila ng panahon. Siguro dapat magpahinga ka muna. Ako na lang munang bahala dito. Ayoko muna magpahinga. Gusto kong malaman kung sino pumatay sa biktima. Pero dalawang araw ka nang hindi natutulog. Huwag mong unahin ang hustisya kung ikasasama ng katawan mo. Pasensya ka na. Naging emosyonal ako. Ayoko lang pumalpak ulit. Huwag mong gamitin ang nakaraan para manghusga. Alam kong iniisip mo. Alam kong nararamdaman mo. Maniwala ka. Yung kapatid mong babae, hindi kanya sinisisi. Dahil hindi mo siya nailigtas. Thank you.
assistant mo sa kanan. Tapos kumuha ka ng electrical cord. Ang problema? Wala po, sir. Kumuha ka nga ng linya doon sa gitna. Tapos dalawang linya pa ulit doon sa bandang kaliwa at kanan. Ibig sabihin, hirap, laban, at gulo. Anong inalaman yung figure na yan? Ano ba? Bitiwan mo ako! Teka, alam mo ba? Meron mga humahanting sa akin ngayon, tapos isinama mo pa ako? Kung di ka sumama, paano ko naman siya makikilala? Ano bang gusto mo? Alam mo bang mafia si X? Paano mo naman siya matatalo? Mag-isa ka lang! Isa pa! Hindi ba break na naman kayong dalawa ni Nay? Wendy! Ay! Hindi ka ba nag-aalala para sa kaibigan mo, ha? Sa akin wala nag-aalala! Yang Sineng, ang may kagagawa ng gulong ito! Pero kailangan ko rin iligtas sa sarili ko! Bakit kailangan nilang gulay ng buhay ko? Sa babaeng tsulada ang pangalan, ang nickname, Miao. May tattoo na nag-match sa figure. Nung isa taon po final yung report, ito yung record niya. Tingnan mo ito. Cute! Tawagan mo ako pag nakita mo siya. Hi, Poon. Kumusta? Okay ka lang ba? Cute niya, no? Ito ang number ko. Pinigay mo na sa akin to, nakalimutan mo? Laro ka? O internet? MSN o magka-camfrog? Hindi. Ah! O baka may susunduin kang anak? Excuse me. Meron ba sa inyo nakakakilala kay Chulada? Mas kilalang Miao? Wala. Hindi ko kilala. May tattoo din si Miao katulad ng sayo. Ano sir, kumusta? Buhay pa si Miao. Ibig sabihin, hindi siya yung patay? Pero parang kakaibang lugar na to. Hindi lang yung si Miao ang may ganong tato. Lahat ng babae doon sa shop, may ganong tato din. Palagay ko, parang simbolo yun ng isang gang.
Paobserbahan mo kay Jeep. Gusto kong malaman ang ginagawa nila araw-araw. Opo, sir. Sa ilalim ng balat niya, may mga bakas ng pagkasira. Pero dahil matagal nang naka-expose yung katawan niya, hindi namin ma-identify yung ibang sira. Tulad ng tama sa bungo niya. Ram, teka nga. Bakit? Narinig mo na ba yung kasabihan na the more you get to know, the more you get lost. Finally, you find it next to you. Ram, pakicheck mo nga yung details ng merchandise box na to. Sige. Binili ang TV na yan noong September. Installment gamit ang credit card. Ang card owner ay si Mr. Juan Dez Congyen. Itong picture. Sige, send mo sa akin. Sa lahat ng 71 tayo. Walang yakap, yaw. Ano na? Ha? Yaw, huwag ka magtitiwala. Kung talagang pulis nga siya. Pareho tayong mabubulok sa kulungan niya, no? Teka, huwag mo na akong tatawagan. Mag-out of town ako. Buisit. Ano ba naman kasi nangyayari ngayon, eh? Bakit ba nila ako hinahanap? Ay, nako, ay pamakisama nito! Pihira naman? Bakit ang bahay nito? Wala akong kilalang babae na may akong pangalan. Nagmamadali ako kasi mag-out of town ako. Hinihintay na ako ng mga sisters ko. Kaya huwag mo na akong kausapin pa. Magtatrabaho ka ba o maglilibang lang? Pareho. Pagka na makeup ang kunay mga artista, sakala akong pwedeng pumetiks-petiks. Hindi ka pala bugaw? Hindi ha, hindi ako bugaw, no? Wala pa ako alam dyan. So, hindi mo talaga kilala si Miao? Opo. Hindi nga. Marunong po akong makisama. Hindi po ako sinungaling. Miao! Nako ha, hindi ko po kilala ang mga yan. Binibenta nila ang sarili nila. May agency sila, pero minsan direkta lang. Ilabas na sila. Okay, so hindi mo sila kilala. Alam mo yung box ng TV na yan? Ini-indicate ng barcode na ikaw yung bumili ng TV. Ah? Sigurado ba kayong tama nakuha niyo impormasyon? Alam mo ba kung saan namin nakuha yan? May killer na nagtago ng bangkay ng babaeng merong tato tulad ng kay Miao. Wala akong kasalanan sa pagkapatahin niya! Huwag niya akong papatayin tulad niya! Magsasalita na ako pero tulungan niyo ako! So, isasining sa mga babae mo? Opo. Pero hindi ko talaga alam kung ano ninakaw niya kay X. X? Opo, kay X. Yung may-ari ng Fargo. Okay. Ngayon magkwento ka na sa akin ng lahat ng nalalaman mo tungkol kay Ning. Sana kami tumbos sa room for rent. Gabi na sir, bumalik na lang po kayo bukas. Wala bang pwede magpakita sa amin ng mga kwarto nyo? Wala na tao dito. Baka naman meron kang susi ng kwarto dyan. Thank you.
to sir, pare. Oy, si. Problema mo. Enjoy ka. Nasa gimgam ka. Gusto mo sumali sa amin maglaro ng pool? Hello. Sinig! Patay na sinig! Sinig! Huh? Chinig ko ng ID center. Kinig nga yung telepono at sin. Ibig sabihin, hindi talaga ito ninyaka. Pero nakatago yung sa ilalim ng upuan. Ano kaya ang kailangan ni ex Kinig? Chief, mabuti pa tingnan mo ito. Lahat ng clips na yan, sinayin via Bluetooth. Wala sa number na to. Ibig sabihin, ninakon din niya. Isa sa psycho, walang yato. Mahilig siya mag-video ng mga babaeng nakasense niya. Ibig sabihin, mahilig din siya mag-dominate. Siguro, may inferiority complex yung lalaki. O egotistical narcissism. Kaya gumagamit siya ng ibang tao. Sandali lang, tignan niyo pa to. Kung meron kayo mga contact na politician, at pag-franchise na mga PNU. Alam ko, si X lang makakagawa ng video clip na yan. Para makapang-blackmail siya ng tao. Importante sa kanya mga yan. Dahil magagamit niya sa inaharap. Pero nung hinako to sa kanya. Siguro nagbibig siya babae. Dahil nung nakita niya ito, hinako nito. Pero nalaman ko ni X. At dahil kumalat yung video niya, nasira ang reputasyon niya. Ang importante niya, pakita na natin ang loob niya. Sabihan niyo si Attorney mag-issue ng warrant of arrest. Wala na sa kawala ngayon. Nakita niyo ba yung foreigner na kasama niya? Ayan. Siyang tycoon sa shipping business ng Asia. Si David Chow. Tama. Siyang palm greaser ng lahat ng mga politician sa mga bansa sa Asia. Hunter 1 to all units. Ulihin niyo yung target. Hunter 2, copy. Hunter 1, copy. Huwag ka nang umiti dyan. Alam ko naman takot na takot ka na ngayon eh. Hello, Sri Sawan Hospital po. I-press ang extension number na gusto niyong tawagan. O di kaya ay i-press ang 0 para makausap ang aming operator.
ang mag-anak niya. Pero nung namatay ang tita niya, nagsama na kami. Gaano na ba kayo katagal? Two years. Hindi ka ba natatakot na makasuha ng pedophilia? Pag-ibig yun eh. Hahamakin ng pag-ibig na lahat. Grabe ang pagmamahal niya sa akin. Ako ang kuya niya. Kapatid. At lover niya. Hindi ako yun. Hindi ko maisip kung ano siya. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na nag-iisa sa mundo. Pero nakipag-iwalay ka sa kanya. Hindi ko na kaya eh. Ayoko na suportahan niya ako. So alam mo sumasideline siya bilang call girl? Nung huli na lang. Yun ang dahilan kung bakit ako nakipag... Break. Sa tingin ko yun talagang dahilan mo. O may iba ka pang dahilan. Ano bang ninakaw niya sa kanila? Bakit hindi siya pinatay? Huwag kang mag-alala. Tama na ang mga ebidensyang nakuha namin para sa ustisya ng girlfriend mo. Pero isang bagay na dapat mong aminin sa akin. Alam mo ba kung anong pinaka-importanteng batas sa kalikasan? Yun ay kapag nagsama ang dalawang hayop. Kung sino mas matibay, siyang natitira. So sa tingin mo ikaw matitira? Hindi. Hindi ko nga alam kung bakit mo ako inaresto kanina. Ganito na lang. Pakawalan mo ako dito, tapos susuportahan kita kung anong gusto mo. Kung sa tingin mo na hinuli kita dahil doon sa stadium, mali ka. Mali ka. Alam yan, wala akong kinalaman dyan. Totoo, babae ka siya. Pero wala akong dahilan para patayin siya. May mga tao kang naghanap sa kanya. Anong dahilan? Alam mo, inimbita ko siya para mag-dinner. Kailangan ko bang ipaalam sa DSI sa'yo? Hindi kaya dahil ninakaw niya yung secret video clip mo? Ngayon, bukod sa ginawa mo sa stadium dati, nagkaroon ka patuloy ng kaso ng murder. Kaya marami tayong pag-uusapan.
sabi mo ako! Ray! Nausapin mo naman ako! Nausapin mo ako! Sige na! Anong iusap ako? Sandali! Ray! Ipinapatay mo sa tauha mo sining, tama? Hindi. Sabi mong tauhan mong patayin siya, tama? Hindi rin. Yung heart wave niya, nirecheck yun sa graph, wala naman unusual na nakita. Nagsasabi siya ng totoo. Imposible yan! Paano siya hindi naging involved sa kaso? Pero yun ang sinasabi sa graph. Sigurado ko ba reliable yung masinyo? Siyempre naman. Nung tinanong ko sa tungkol doon sa political case, yun ang sinungaling. Dahil lumabas ito sa graph. Kaya nga, naniniwala ako na wala siyang kinalaman dyan kay Ning. Hanggang kailan niyo ba ako bahala kay Kulong? Ito na ang huling taba ko meron ako. Bilhin niyo pa ako ng isang ka, ha? Oh, kumusta na? Tinanggi niyang pinatay niya si Ning. Pati yung lie detector, pinagtatakpan siya. Garnot, alam mo, dapat hindi ka pabigla-bigla. Mas mabuti yung bago ka kumilos. Pag-isipan mo muna ang mga bagay. Richard, ano pang ibig mo sabihin? Ang sinasabi ko... Dahil matagal mo nang hinahanap yung si X, kapag merong nangyari na pwede siyang paghinalaan, papasok sa isip mo na siya agad ang may kasalanan. Nitya, pulis ako, hindi ba? Hindi ako nanguhula lang. Pero minsan nanguhula ka rin, di ba? Naalala mo yung tattoo? Coincidence naman yun. May mga hindi ka pinaniniwalaan, pero hindi ibig sabihin, hindi totoo. Ipapakita ko sa'yo. Ito yung mga pictures. Pictures ng mga biktima sa department. Yung may mga red mark. Nakakuha ko ng clue sa katawan at nasolve ang kaso. Ano naman yung may asterisk? Yan yung mga kaso na wala akong nakitang kahit anong ebidensya. Hindi nagtagal, na-solve din ang mga yan. Anong ibig mo sabihin? Garnon, sa abroad ka pa naman nag-aral. Kaya dapat alam mo na, lahat ng mga detective noon, pati na rin mga detective ngayon, meron mga special assistant. Ang mga kaluluwa ng biktima. Ano ka? Hindi pa ako tapos. Hindi ko naman sinasabing i-give up mo yung idea mo. Ang sa akin lang naman, hindi lahat ng pinaniniwalaan ay laging yun na ang katotohanan. Kung gano'n sinasabing mo hindi nga si X ang killer? Hindi naman talaga killer si X dahil hindi siya mismong pumatay. Sa tingin ko nga, hindi niya inisip na patayin yung babae o kaya ay mag-utos ng papatay. Paano naisip yan? Naramdaman ko lang. Ang totoo niyan, alam ko may nararamdaman ka din. May nararamdaman ka sa simula pa lang. Nung umpisa ng kaso, gamitin mo yung nararamdaman mo. Gamitin mo kung anong sinasabi sa'yo ng kaluluwa. Kung may gusto sabihin ng mga kaluluwa sa atin, bakit tayo niyo sabihin kung sino talaga ang killer? Ebidensya ang kailangan natin para mahuli ang killer na yun. Hindi pakiramdam. Kaya nga dahil sa mga truth evidence yung nakuha, naniniwala akong na yan si X. Oo, naniwala ka na? Kapag binabanggit mo na si X ang killer, namamatay yung ilaw, may nagsasalita at may umaamoy. May sinasabi sa atin ng mga signs. Kung totoo mga supernatural,
sinasabi nito na siya nga ang killer. Palagay ko ang sinasabi niya, hindi talaga si X. Sa tingin mo ba, nandito siya ngayon? Oo. Ang alam ko kasi, lagi lang natin siyang kasama. Hoy, yung mga bata ko nang bahala sa mga Russian sa Pukay. Teka, ingatan nyo sila mabuti dahil malaking pera ang mga yan. Huwag kayong papalpak. Yes, sir. Ano ginagawa mo? Hindi mo pa rin nahanap yung babae? Pumunta ang isa sa inyo sa kwarto niya para antayin siya. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya! Higin niyo pa ako na isang araw. Wala pa po siya sa kwarto. Hindi pa po siya bumabalik. Eh di magdala ka pa ng maraming tao para maghanap sa kanya. Hanapin niyo siya! Higin niyo pa ako na isang araw. Kumusta? May clue ka na ba? Ito bang tape na to, recorded noong October 17? Oo. Bakit? Pinatay yung babae, mga bandang 14 and 15. Sa tape na to, hinahanap pa rin nila yung babae. Ibig sabihin, hindi si X ang killer. Chief, pinalabas na po ng judge si X. Kailangan na natin sa palayain. Sa kasong to, kailangan. Pero sa mga dati, palagay ko hindi ba. Huwag ka na malungkot sa paglabas ko. Magkikita pa tayo. Alam mo, meron ka pang dapat malaman. Napakalawak na itong mundo natin. Napakadilim ng mga karagatan. May mga kapangyarihan na sa sobrang lakas ay napakahirap patumbahin. Kung naiintindihan mo, pwede na tayong magsama. Hoy, Mr. X! Walang iya ka! Huwag na si... Tama na. Ayon sa ebidensya, hindi siya killer. Ebidensya? Mas mahalaga pa ba yung kaysa sa katubuhan? Totoo yun. Hindi ko sa pinatay. Sinuwi ka! Hindi ko pwede ka na sana mamatay kanina, bata. Salamat ka. Binigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay. Sa Chiang Mai, may dalawang senaryo. Nagpunta ang biktima sa Chiang Mai at doon siya pinatay. O sa ibang lugar siya nagpunta. Saka tinapos sa Chiang Mai ang bangkay. Pero ayon sa naging testimony ni Wendy, hindi naman tumatanggap ng trabaho si Ning sa ibang lugar. Kaya maaari namang isa sa kaibigan niya. Ibig sabihin ito, itong tatlong taong suspect. Chief, may nakuha akong impormasyon. Sige. Yan ang mga molecules na nandun sa kahon. May nakita din kami mga lupa at damo sa lugar kung saan nakita ang bangkay. Pati ang bangkay sa kahon ay meron din mga molecules ng alikabok at ng buhangin. Wala naman sa area ng temple. Tingnan niyo to. Yung muscle ng katawan niya
ay nagdaan sa estado ng biglaang change in temperature. Ang ganitong klase ng environment ay bihira mangyari sa mga open na lugar. Ibig sabihin, sa lahat ng pag-aaral na ginawa ko, maraming proseso ang dinaanan ng bangkay kaysa sa inaakala natin. Temperature sa oven ba? Hindi naman. Parang pressure lang ng hair dryer. O kaya, baka pressure lang ng hangin. Sa kotse. Pagkaiba ang pangyayari kesa sa sinasabi ng investigasyon. Yung nakitang robe, wala namang bakas ng robe doon sa labas ng area. Ibig sabihin, dinala lang doon yung bangkay, tapos doon na sa temple itinali. Tama nga hinala ko. Monghe ang killer. O simpleng tao. Siguro monghe nga. Kung may isip ba naman yung killer, papatayin niya ba yung babae, tapos mabiyahe pa siya ng napakalayo? Saka siya babalik ulit para itapon yung bangkay? Diba? Tama ako na hindi taga doon yung killer. Ibig sabihin yung bangkay, itinapon lang doon sa Chiang Mai, hindi sa lugar ng krimen. Tama ka. Tawagan ang lahat ng related sa kaso, at ipalay detector, pati itong tatlong suspect. Nag-away pa kayo dati nito, Musilin? Sagutin mo ako. Apos. Hindi. Apos. Meron ka bang naging masama ng loob na bangkay ni? Sagutin mo ako. Apos. Wala. Apos. Noong October 14 at 15, doon mo ba talaga nun sa Bangkok? Apo, sir. Apo, correct, sir. Nag-out of town ka nun, di ba? Tama? Oh! Saan? Sa Chiang Mai? Hindi! Sabi ko sa'yo, nasa Pattaya! Kasama ang girlfriend ko! Sino? Yung model? Tama? Oo, sabi! Nadami beses mo na akong tinatanong eh! Ay, inis na ako! Ayoko na sumagot! Ano namang may sinabi ikaw, killer? Sumusunod lang kami sa proseso. Tingin ko, wala na kayong makitang ebidensya. Kaya naghahalap kayo ng pagbibintangan. At ako ngayon nun! Kasi, huwag na huwag mong hahamakin ng hustisya. Tapos na kami sa'yo. Mulis ka na. Sige, mag-pause ka lang. Noong araw na yun, nasa Bangkok si Prey. Hindi siya nagpunta sa Pattaya. Sigurado ka ba? Eh, noong mga araw bago yun, pinipilit kasi ni si na nasa Pattaya daw sila ni Prey. Sigurado ako. Tatlong sunod-sunod na araw yung shoot niya sa Bangkok eh. Eh, kung diskumpiyado kayo, pwede nyo rin tanongin yung advertising director. Eto, sir. Number niya. Pwede niyo po siyang tawagan para malaman niyo kung ano ang totoo. Totoo yun. Hoy, sake. Pwede mo ba i-play sa kanya yung footage natin nung araw na yan? Okay. Kung doon na pa kayo, pwede niyo din tanongin yung may-ari ng location. Itanong niyo kung nag-shooting kami doon. Okay lang. Hop, teka. I-pause mo. Ito niyo. Nandiyan sa clockboard yung date. Nakita niyo naman.
Sabi ko sa team, i-check. May mga witness kasing nakakita kay Wendy at Miao. Sisilang ang kutob ko. Kasi siya lang nakikita kung walang alibi. Pero Chief, imposible. Nakapasa siya doon sa lie detector. Ayoko din maniwalang si Singa. Dahil siya nagpupumilit na hanapin natin ang killer. Pero kahit na, basta, bantayan niyo pa rin siya. Sabihan niyo ako pag meron na kayong nalaman. Opo, sabo, sir. Last digit, 67. Meron po ako nakita sasakyan dito. Nasa Lacon sa 1%. Ang may-ari po ay si Mr. Sahaswat Methat. Sisi, sabihin mo sa buong team, bauna na sila sa kwarto ni Ning.
driver's seat. Pero alam ko, kay Ning lahat ang mga dugong ito. Mismo pinatay si Nick. Okay, sige. Sige, bye. Sir, may tumawag po sa akin. May nakakita daw po kay si. Nandun siya sa ospital. P138 yung plate number ng kotse. Suspected car, 111 siya mula sa harap ng police hospital. W15, W2, W20, mga location.
siya ng severe concussion kaya may ilang parte ng memory niya ang mawawala simula nung aksidenteng nangyari. Magiging makakalimutin siya at magagalitin. Gaano siya katagal makaka-recover? Hindi ko sigurado kung kailan siya ulit magiging normal. Kung hindi magtutuloy-tuloy ang treatment niya, tuluyan lang mawawala ang memory niya. Sinabi na aksidente pala ako! Bakit, Prey? Ano bang sinasabi mo? Bakit ka nagsinungaling? Hindi ko alam ang sinasabi mo, si! Sandali lang, Prey! Sino po ba kinin?
kulong, Per. Ito. Ibigay mo yung video clip at huwag ka magsusumbang! Anong akala mo sa akin? Mabibili ng pera mo yung sekreto mo? Walang hiya ka! Bakit? Nagpapanggap ka lang. Pero ang totoo, kapalaga! Walang hiya ka! Ikaw mo yung babanya! Walang hiya ka! Model na walang iba kundi si Miss Prey Onyekar, kung saan ang kanyang story ang siyang pinakausap-usapan ngayon ng bayan dahil di umano'y tinangkas siyang patayin ng kanyang ex-boyfriend na si Mr. C sa Hasawas, ang dating sikat na pop singer, na siya rin mismong suspect sa pagpatay sa isang 17 taong gulang na babae. Ang buong pangyayaring ito ay atin pong maririnig live the live mula mismo kay Miss Prey. Miss Prey, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Okay, Miss Prey, kwento mo naman sa amin ang buong pangyayari sa naganap na insidente. Nako, hanggang ngayon takot na takot pa rin ako. Hindi nga ako makatulog tuwing gabi. Umiinom na nga ako ng sleeping pills bago matulog. Ayun, alam nyo, napakasama talaga ni si, napakasama niyang tao. Buti na nga lang at nailigtas ako ng mga polis. Kung hindi, baka
baka naging katulad na rin ako ng mga nabiktima niya. Grabe po talaga. Miss Gray, bago mo ba nakilala yung si C? Alam mo na ba na matagal na pala siyang suspect sa pagpatay dun sa babae? Importanteng tawag yan. Ah, hindi. Hindi naman. Oh, akala ko po kasi napatay ko kanina. Pasensya na kayo, ah. Sorry. Ako, okay lang. Ano naman sabi ng mga pulis din sa kaso?